Hello guys! Welcome ulit sa aking channel. So, good day po sa inyong lahat. For today's video guys, magluluto tayo ng special adobo. Adobong atay balunan guys. Yung pinakamasarap na way na atay balunan na inadobo. Ito guys, resto style ba guys? Check nyo to guys at pag ito natikman nyo, panigurado, uulit-ulitin nyo. So, ito na ang ating mga kakailanganin guys. So, ire-ready na natin. Ayan, ang ating atay balunan. Ayan po. And then, ang ating bawang at sibuyas ay ating hihiwain na. So, i-chop na natin yan ng maliliit para ipanggisa natin maya-maya sa ating atay at balunan. Ayan. Kita nyo guys yung ating atay at saka balunan. Yung balunan guys, meron siyang mga parang taba. So, yun yung magiging lalabas ang oil niyan mamaya guys, makikita nyo pagkatapos natin maluto. Ayan, so hiwain natin ang sibuyas guys ng ganyan lang at maliliit. Ayan, para pag magisa tayo is mabilis sa maluto and then kumalat yung lasa niya talaga sa ating adobong pinatuyo na resto style. So eto na guys, ready na tayo, iluluto na natin. Ayan, nagpainit na ako ng ating mantika sa ating kawali and then ilagay na natin yung ating sibuyas. Ayan, so igisa lang natin yan guys and then isunod na rin natin yung ating bawang nyan pagka okay na yung ating sibuyas. So ayan guys, igigisa lang natin yan guys ng maayos and then pagkatapos nyan nilagay na natin yung ating balunan. Ayan, and then sunod natin mamaya yung ating atay. So pagkaalagay nyan guys, haluin lang ng haluin guys hanggang mahalo at maluto yung ating atay balunan. At habang giniisa natin yan guys, yung ating balunan na parang ipipirito muna natin. So, lagyan na natin ng pantimpla. Ayan, paminta at betsin. Para habang naluluto siya, nagkakaroon siya ng lasa. Ayan. So, mamaya guys, atakpan natin yan. Ayan, atakpan ko na and then pakuluan lang natin yan guys. Ayan, lalabas guys yan yung barang liquid na taglay ng ating balunan. So, diyan ko na siya palalambutin sa sarili niyang mantika o sarili niyang liquid. Sa ganyang way guys, lalong masarap. Kita nyo guys yung pagkapirito ng ating atay at balunan. So yan yung lalong dadagdag sa lasa at lalong magpapasarap sa ating adobo. At kapag ganyan na guys, ilagay na natin yung ating suka. Ayan. After ng suka, sabay na rin natin ang toyo guys. Ayan. And then, takpan natin yan maya-maya and then pakuluan ulit natin guys. Ayan. Hayaan lang natin kumulo guys. And then, haluan ng konti para hindi matutong sa bandang ilalim. At tikman na rin natin guys kung tama na sa timpla yung ating adobo. Ayan. And then, kung kulang eh, pwede pa tayong magdagdag ng mga sangkap na nasa inyong panlasa na yan guys kung ano ang kulang pa. So, hayaan lang muna natin ng ganyan guys hanggang matuyo yung ating sabaw and then maya-maya lalagyan na natin yan ng konting harina na tinunaw guys para medyo lumapot ng konti yung ating sabaw ng ating adobo. Yung para magiging sauce siya guys at babalot sa ating atay at balunan. Ganong way guys, nagmumukhang masarap talaga ang ating adobo dahil magiging parang merong siyang sauce na magkukot sa ating atay at balunan. Hindi ko na nga pala guys nilagyan ng tubig yan dahil yung natural water o natural oil ng ating atay balunan ay yun na yung naging pinaka-liquid natin para mapakulo siya at mapalambot. Sa ganung way guys, mas masarap ang lasa niya. So guys, bali habang pinapatuyo natin yung ating sabaw, kailangan halu-haluin natin yan ng konti guys dahil nga nilagyan natin siya ng tinunaw na harina para lumapot siya. So kailangan nating ihalo maya't maya para hindi matutong yung ilalim ng ating adobo. Yun yung sikreto dun guys pag nilagyan mo siya ng tinunaw na harina. At eto guys, maglalagay tayo ng isa pang pantimpla, yan yung oyster sauce. Lalong magpapasarap sa ating adobo. Ayan. And then, nilagyan ko pa ulit yan guys ng konting toyo pa ulit pero hindi ko na na-videohan. So, para at least mas lalo pa siyang lumasa kasi nagkulangan ako ng konti sa alat. So, nilagyan ko pa ulit siya ng toyo. Ayan. So, pakuluan lang yan guys and then magiging okay na yan. Magiging masarap na yan guys, promise. Mamaya makikita nyo yung
tuyo ng sabaw and then parang babalot na sa ating atay at balunan after natin yan pakuluan. Yun, takpan lang muna guys and then pakuluan muna natin ng konti. Mahinang apoy guys para hindi matutong. At kapag guys nakita nyo na yung nilagay natin ulit na toyo and then yung oyster sauce is parang namumuuna, doon na natin ulit guys tanggalin ang takip and then haluin ulit natin ng mayat maya. Ayan, para hindi matutong yung ilalim. Kasi pag natutong guys ang ilalim niyan, pwede siyang pumait. Ayan. So, after niyan guys, para sa akin mukhang okay na. So, maya-maya ipiplating na natin yan guys. At lalagyan natin siya ng sibuyas, press na sibuyas na kinat. So, ito na guys. Ito na yung gusto na nating ma-achieve. Ayan. Sa itsura pa lang guys, napakasarap na. Ang sarap guys ng sauce niyan. Promise, kahit sauce pa lang, ulam na. Kita niyo guys yung mantika. Actually, yung mantika na yan guys, yung galing yan sa balunan. Yung taba ng balunan is natunaw and then yan ang kalabasan. So, okay na to guys. So, plating na tayo. Eto na nga guys at nag-plating na ako. Ayan. Nilagyan ko guys ng sibuyas sa taas para lalong sumarap at siyempre para gumanda yung ating pinlating guys. Para maganda sa ating camera, sa pagkuha ng ating camera. Ayan. So guys, ayan, promise napakasarap to. Hindi lang sa itsura masarap, pati sa lasa once na natikman nyo to, promise uulit-ulitin nyo tong ganitong luto. Talagang mapapa-extra rice ka sa ganitong klaseng ulam guys. Ayan. So guys, dito na muna para sa video na to. Maraming salamat po sa panonood ng aking mga vlog at sana po palagi niyong panoorin yung aking mga vlog. Okay na guys, maraming salamat po. God bless po and good day. Goodbye po.